Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayong napaka-init na reaction video. Ito na po yung mga request nyo sa akin mga kapenyo. Marami nagre-request nito mga kapenyo na kung saan i-vlog ko nga raw itong pagbebenta ni Silver Boys TV ng tropeyo neto ni Utol Casimero, na kung saan hindi nga raw kinukuha kasi ito ni General Casimero sa kanilang bahay. So, ginawa nito ni Silver Boys at ni Harry David, sumadya na sila dito kay Boss Toyo para nga ibenta, no, itong tropeyo. Pero i-clear ko lang mga kapenyo, no, doon sa mga nagsasabing binenta ni Silver Boys itong tropeyo, hindi po nila totally binenta to. Nagpabayad lang po sila ng storage fee dito kay Boss Toyo, na kung saan itinago nga daw po nila ito at iningatan ng 6 na buwan para dito kay Utol General Casimero. At alam naman natin mga kapenyo, gaano na kalalim ang awayan nga nito ni Silver Boys ni Haring David sa Casimero Brothers, no, na kung saan talagang palalim na ng palalim. Pero syempre, siyempre mga kapenyo, tayong mga fans, no, lalo na kay Utol General, siyempre mas gusto natin na magkaayos sila, no. Alam naman natin na parating na yung December, no, na sana hoping tayo, pero siyempre nakila Utol Casimero pa rin yan at dito sa magkapatid kila Silver Boys kung hanggang kailan, no. In God's will siguro, maayos nila yan. Pero hoping tayo mga kapenyo, mas better naman talaga na wala tayong kaaway, lahat ayos, lahat magkakabati, mas maganda tignan, di ba? Pero kung hindi talaga mapag bibigyan yung mga ganyan senaryo, wala na tayong magagawa mga kapenyo, no. So pero bago ang lahat, panoorin muna natin dito sa Silver Boys kay Boss Toyo kung paano nga nila binenta itong ang storage fee nila Silver Boys kay Boss Toyo. Mga mababa na 50 dito Boss Toyo, para grabe 50 mil magkaliwa storage na lang fee tayo. 50 30,000. Alam nyo mga kapenyo, yung 30,000 para sa loob ng 6 months, parang 5,000 a month, no? Kasi nga naman, nakatago doon, naka-aircon pa, iningatan. So, not bad, no? Sa 30,000, not bad na talaga mga kapenyo. Diba, nagbulungan din, malupit. Nagbulungan yung magkapatid. Expert, sinama yung kanyang sariling expert. Walang yan, iba rin ang technique dito ah. 40 bus Toyo. 40 bus Toyo. Kasi yung gas namin papunta dito, medyo na traffic kami. Nag-service road kami. 40, tumawad sila ng 40. Pero payo ko lang bus Toyo, kay tata mo mismo i-offer. Huwag kay Jason. Hindi ko siya i-offer. So talagang itong magkapatid, no, talagang ano sila kay Jason, no, ayaw talaga nila si Jason Casimero. Hindi ko rin alam kung bakit kasi talagang malalim talaga. Alam nyo, sa totoo lang, blinag ko na talaga to noon, no, si Casimero, Silver Boys, yan sila, yung awayan nila, na sana nga, na gusto ko sana, kung ako tatanungin mga kapenyo, ha, gusto ko sana na magkaayos sila, kaso talagang, alam nyo mga kapenyo, sobrang lalim talaga ng awayan nila So, kumbaga, kung meron mo makakaayos nyan, sila lang yun. You know, kumbaga tayo talagang nasuporta lang naman dito kay Utol Casimero. Siyempre, alam nyo naman lahat mga kapenyo, Brad ko yan si Utol Casimero. Capital S nga pala sa'yo, Utol General Casimero. Good luck sa nalalapit mong laban. Alam ko naman na ilang araw na lang, laban mo na. Actually, nung kailan pa to, no, marami nagre-request sa akin na i-vlog kong araw si Casimero, si Casimero, si Casimero. Kaso, ang problema kasi mga kapenyo, may mga ginagawa din ako. Nakakagawa lang ako ng 2 content isang araw. Medyo busy rin tong kapenyo nyo. Minsan nga, 1 beses lang isang araw So, talagang, pero ngayon, mga kapenyo, bibilitin ko na magawa ko ng reaction video itong nalalapit na laban ni Utol General. At panonoorin natin ng live to ulit, no? Pagdating sa Sunday, no? October 13 ata yung laban niya, kung di ako nagkakamali. So, hindi pwede ibibenta. Pag napanood to ni Papa Casimero, makita niya yan. Pero hindi ko para ibenta din yan sa kanya. Siguro talagang tatabi ko dito. Pero pag kinuha niya, wala akong magawa kasi para sa kanya yan. At hindi naman tayo ganun. Saan ba yung mga remembrance niya dito? Alam ko nagbenta din ayun, siya ayun, dito. Ayun. Oh, nagbenta siya dyan. Yung short. Tabihin mo Boss Toyo, di ba? Ayun, oh. Game worn na jersey niya. Hindi ko alam kung alam nyo, in fairness mga kapenyo, yung magkapatid, iningatan pa rin nila yung tropeyo ni General. Kung iba lang yan, alam naman natin, magkaaway na, no? Ibebenta na talaga nila yan. Ito, real talk lang ha mga kapenyo, practical lang tayo dito. Kung sa iba-iba lang yan na magkaaway talaga, talagang ibebenta na yan. Kasi wala na akong amor sa'yo wala na akong pakialam sa'yo, puta sino ka pa? Magkaaway na tayo Parang ganon, di ba? Pero ang maganda rito kila Silver Boys, iningatan pa nila.
Sinong kalaban niya dyan? Hindi. Ay, ito bali, si... ito yung award niya dyan. Si Short hindi, Bayan. Kilala ko kalaban niya dyan. Si ano? Edwards. Si Edwards. Hindi. Eh, ano yan yung... Hindi, sa UK yan eh. UK yan. Ano Dennis, ah, Japan, Japan. Ah, Japan, may Japan, rival. Japan, si Uguni yan. Uguni, Uguni. Uguni? Ah, kay Uguni? Rival. Si ano? Yung ano, alam ko na yung mga kapenyo, yun yung tinamaan niya sa batok. Si ano, Koreano rin yun eh. Nakalimutan ko pangalan nun, mga kapenyo. No, comment nyo nga down below kung anong pangalan nun. Yung tinamaan niya sa batok na kung saan nag-inarte yung Kolokoy, pero nanalo pa rin si Utol General. Yung kinalaban ni Donaire. Hindi, yung kinalaban ni Donaire na isang Japanese din nung... Kaya mo na, Japanese ba yung Koreano? 40,000. Storage fee. So, swerte to, ma'am. Swerte to. Pag ito po, 40,000 makakadalawa, masusundan po agad si Toyo Liit. Wala na. Ang lakas ni mong bola na ito ni Silver Boys, ha? 40,000 lang. Yun, nagbulungan na. Patay na. Yan na yung pamatay. Pagka na? Bulong ma. O, 30 daw sa kanya, 35. O, 35. Teka lang po, ha? Teka lang po. Ah, nagbulungan din mo. 3250. Oy, 3250. Puta, 35. Ginawa 3250. Malupit talaga yung Silver Boys, ha? 35 ko lang ang binibeta. Sige, 5 na ako. 32. 32.5. Oh, 3250. Oh, mga ganon. 35 ko lang ang binibente. Eh, kasi para sa akin masyadong malaki yun, no? Kailangan mo pa ng alas. May anak ka eh. Oh. May naiway pa niya yun, mga kapengyo. Oh, yun. May responsibilidad. Ayun, totoo yan. Sa bagay kakapanganak ko lang. Tulong na namin yun. Tulong na sila lugi nun. Sige. Yeah, maraming salamat, 32,500. Yes. Thank you very much. Hindi, alam nyo ah. At least na pa... At least nasa na, tamang kamay na. Tama yung ano na hindi nyo naman talaga ito binenta. Inan nyo lang yung storage fee kasi ilang buwan din. Mm. Kasi, pero hindi talaga nakahilangan tama kayo dito. Kaya kasi mayroon, ma'am. Pero nag-reach out kayo na maabot sa kanya. Hindi na kami nagkakausap. Walang means. Any means of communication. Kasi wireless sila eh, di ba? Pero kung iba nakakuha nito, baka binenta pa ito ng mahal. Baka po. Oh, kita nyo na mga kapenyo. Kahit si Boss Toyo, no, naisip niya yon na kung iba ang nakakuha niyan, ibebenta pa yan na mas mahal. Kasi meron yan mga kapenyo, history yan si Utol General, no. Kumbaga, iba yung narating ng isang general kasi meron, no. Kumbaga, talagang 3-time world champion, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong mga kapenyo, ha. Kasi talagang ano na yan eh. Kumbaga, history na yan eh. Kung walang yalan talagang tao, ito sila Silver Boys, no. Syempre magkaaway na sila. Malalim na yung awayan nila. Yung iba yan, ibebenta talaga na yan eh. Wow, 100. Kaya nga, baka po nasa black market yan, delikado. So, ganyan. Alam mo naman, ibigay natin si Gengi. Maraming salamat. Yes, Boss Toyo. Silver Boys, at sa utol mo, thank you very much. Ayan, sige. Ma'am, nice to meet you. Yun, maraming salamat, Boss Toyo, kasi... Eto, pakinggan natin yung mensahe nila. Finally, nagkaroon na ng tuldok yung mga hinahabol sa akin ng mga Casimero fans. Okay. So, mas marami na palang nagme-message or nagko-comment, no? Dito kay Silver Boys na kung nasaan na nga yung tropeyo na ito ni Casimero, no? So, tinuldukan na nila dito kay Boss Toyo. Since magkaaway nga sila, hindi naman sila magkausap, hindi nila maibigay kay Casimero, parang ang naging daan nila, no, na yung naging tulay, si Boss Toyo na lang. Naman sa tingin ko, dito talaga yung pinaka-perfect na place para maglagakan ng huling ala-ala este nung award huling niya. Ala- at saka kung gusto niyang kunin, magkaibigan naman sila ng Boss Toyo. Kasi napaka-imposible kung sa atin niya kukunin. Yes. Totoo yun. Tama rin si Haring David doon, no? Na kung saan talagang impossible na mangyari na sila talaga. Sa lalim ng awayan nila, ewan ko na lang. Tsaka, tata, ikaw na lang kumuha diretso, wag yung kapatid mo. Okay? Ayaw talaga nila kay Jason. At saka wala kaming ibang hiling sa good luck sa laban mo dyan sa Japan. Yun, good luck po. Tsaka, syempre, gusto ko malaman ng lahat ng fans ni General Casimero. Iningatan namin yan. Hindi namin parang dinisrespect yun ang pinaka-importante doon. Yung award niya. Iningatan namin at finally, nandito na sa kamay ng Pinoy Pan Star ni Boss Toyo yung award mo.
So yeah, mga kapenyo, no, ano nga masasabi nyo dito sa magkapatid ngayon, no, na si Aaron David at Silver Boys, na talagang kita nyo naman sila na yung gumawa ng paraan para nga maiabot ito dito kay Janel Casimero, since hindi na nga sila nagkakausap. At nung napanood ko pa nga to, sinabi pa ni Silver Boys dito na magkaka-block na nga sila, no, kumbaga sa Facebook block na si ganito, block na rin si ganyan, kumbaga wala na talaga silang communication, no, at wala nang ibang tulay kung hindi si Boss Toyo, kaya nagawa nila ng paraan. Ang nakakabilib lang dito sa magkapatid, hindi nila binenta sa ibang tao na kung saan alam naman natin mabibili pa ng mas mahal. Kaya nga nasabi ni Boss Toyo, 'di ba? So kung walang yalan tong mga 'to, bebenta na nila kasi talagang ano eh magkaaway na sila eh, 'di ba? Kung sa iba lang talaga yan, real talk 'yan mga kapenyo. Anyway mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood niyo sa panibago ko reaction video. At kung meron pa kayong gustong ipa-reaction video mga kapenyo, comment niyo lang yan down below. Ako nang bahala diyan. Gagawa natin ng reaction video yung mga request niyo. Maraming salamat mga penyo. Kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.